Isang magandang araw sa atin lahat mga ka-hardcoded solar. So, as you can see, ngayon sa ating panibagong video, meron tayong Samsung J4 Plus na ating iba-bypass using manual method. O hindi tayo gagamit ng PC, manual lang tayo. Ang kailangan lang natin is number one, internet. Number two, Samsung account. At number three is knowledge. Ayun yung pinakakailangan natin dito sa ating lesson natin for today. So, wag ko na patagalin. So, as you can see, ibabrowse ko muna yung ano natin. Ito siya. So, next ako. Next natin. Then, skip for now natin yung next na method na to. Alright. So, back muna natin. Connect tayo sa internet. Alright. So, ito yung natin. Hide lang muna natin yung natin. Yung password natin. Okay, so na-input na natin yung ating password. So as you can see, meron na tayong internet. Then next na natin siya. Papakita ko sa inyo kung ano yung iba-bypass natin dito sa ating Samsung J4 Plus na to. Ang iba-bypass natin dito is yung tinatawag na FRP o yung Format Reset Protection ng unit na ito. Mabilis lang natin siya yung pa-format. Papakita ko sa inyo kung paano. Ito medyo matagal lang yung checking niya. Pero mamaya-maya is magiging okay na siya. Pagawa lang sa atin ngayon to. Kung meron kayong mga gustong ipa-bypass din, pwede nyo yung i-PM ang ating page, ang Facebook account at ang ating YouTube account regarding sa pag-bypass natin. Alright, so as you can see, meron siyang email na nakalagay. So pag hindi mo alam yung email mo, unfortunately, hindi mo na siya mabubuksan kasi yun lang ang choices natin dyan, yung email lang. Tama? Mm-hmm. Then, ngayon, iba-bypass natin to using our manual method. Wala tayong gagamitin computer, babypass na natin yan. So, start na tayo. Taposin ko lang yung intro natin. Then, after matapos yung intro natin, start na natin yung ano natin, yung tutorial na ito. Kaya, in a count of 3, 1, 2, 3, pasok, intro. Okay, so nagbabalik tayo sa ating tutorial na ito. Mm-hmm. So, pwede natin gawin is punta tayo dito. Mm-hmm. Okay, yan. Yan. Dito tayo sa ating Wi-Fi. Pakita ko sa inyo. Yan. Dito sa taas, punta ka sa Add Network. Then, itong icon na to, ayan to. Ayan, okay. Click mo lang yan. Mm-hmm. Then, pupunta ka sa languages. So, sa languages, punta ka dun sa itong arrow na to. Pakita natin. Itong arrow na to. Click po yan yung arrow na yan. Okay, naklik ko na. Then, after that, punta ka dito sa voice typing. Then, sa voice typing natin is itatype mo lang dyan is offline. Offline. Ito, always retry offline search. Then, kapag naklik mo na yung always try offline search natin, tanggalin ko na nga ito yung charging natin muna for the meantime. Para makita, no? Hanapin mo lang dito yung manage pending searches. Alright. So, no thanks ka lang yun.
Then after that, dito sa ating search, nakita niyo yung search sa baba. Itong baba, search. Yan, click mo yung search na yan. Then dito, ito type mo is Galaxy Store. Yan, to Galaxy Store. Yan, click natin yung Galaxy Store na yan. Then, napupunta tayo dito. So, may mga tendency na hindi naka-ano yan, naka-install, i-install muna natin. Yan, so installing siya. So, update muna natin ang Galaxy Store natin. So, downloading. Aha, yung kanina pinakita ko sa inyo, kadalasan kasi aside from Google account, meron pang tinatawag na ano na pattern. So ngayon, babypass natin, magkakreate tayo ng panibagong pattern para ma-skip natin yung ano yung